Let's balance the sheet! Sino ba may may-ari ng GSIS? Ang GSIS po ay pag-aari ng mga tao na nagbibigay ng kontribusyon. Sino itong mga taong to? Sinabi na ng GSIS eh. Ito po yung mga taong nagtatrabaho sa gobyerno. Nakakalungkot ho kasi yung balita. Ibebenta ho yung lupa na pag-aari ng miyembro ng mga GSIS. Hindi ho ako miyembro ng GSIS. Nakikisimpatya lang ho ako. Ang sabi dito, yung lupa daw ay nag-i-increase. Ha? Nag-i-increase ng 15%. 10 to 15% per annum. At ibebenta siya ng 20 billion. So kung nag-i-increase siya, ha, ng 10 to 15% per annum, ibig sabihin, nag-i-increase yung asset ng 2 billion, ah, hindi lang 2 billion, sorry ha, hindi 2 billion. 10% ng 20 million, 20 billion, ay 2 billion pala, tama, 2 billion. Or up to 3 billion a year. Ibebenta. So yung bibili, may immediate na tubo na 3 billion maximum. Kawawa talaga yung mga miyembro. Diba? Kung ikaw maliit na miyembro ka, akala mo favorable sa iyo yung pagbenta nito. Hindi. Kasi for the next, sabihin na natin, 3 billion. Huh? So 7 years lang ang kailangan, times 7 years, ang halaga ng 20 billion magiging 41 billion na siya. Di ba? Magiging 41 billion na siya. Yung 20 billion ngayon for the next 7 years, 2018 tayo ngayon, so add mo yung 7 years, 2025, ang halaga na ng property ay 41 billion. At ito po ay hindi mapupunta sa mga miyembro. Dapat yung mga empleyado ng Supreme Court na nagwewelga ngayon, yung extrajudicial activity po ninyo, mas maganda gamitin nyo rito kasi pera nyo to eh. Pera po ninyo ito, 41 billion. So, ako po yung nag-o-opinion lang dito, hindi ho akin to. Eh, nagbabaka sakali, baka may makakita sa inyo. Eh, mapigil po ninyo ito at mag-participate ho kayo kasi yung mga nagdi-decision dito ay galing ho sa mga pribadong kumpanya, hindi po mga empleyado, full-fledged empleyado ng ating gobyerno. So, makialam ho kayo, sayang, mapupunta ho yan sa pribado. Yung pribado po, na pinanggalingan ng pribadong bossing ngayon dyan sa GSIS ang makikinabang. Okay? Maraming salamat. Oo nga pala, huwag mo kakalimutan. Bumili na po kayo nito habang mayroon pa hong available. Okay? At ito po ay gamit para hindi ho kayo magbayad sa tax mapping na no entry books of accounts. 1,675 pages ho ito. 99% po ng entry sa tax code nandito. Hindi ito pang financial accounting at hindi rin ito pang managerial accounting. Kasi ang financial accounting entries at managerial accounting entries ay magpapahamak po sa inyo pampalaki ng tax yon. Ito ho ay pampaliit ng tax. Kaya ginawa ko ho ito para ho sa mga taxpayer. Panoorin niyo susunod kong video ah. Ang tagal-tagal ko na itong tinuturo. Ang dami kong mga estudyante na tinuruan. Sabi ko sa kanila, gusto nyo bang magkaroon ng pera? Tanong naman nila sa akin, paano sir? Oh, may magre-renew ng lisensya. Ang balita ko, tinatax ng mga LGUs. Pag sinabi nating sir, ma'am na LGU, local government unit. LGU. Eh sir, sino ba yung mga LGU? Yan ho yung nasa City Hall. Yan ho yung Municipal Hall. Andiyan dyan ho yung Town Hall. Andiyan dyan yung Provincial Capital o Government. Yun ho yun. Mga LGU.
Basta't governor ang bossing, mayor ang bossing, LGU po yan. Okay? So sa LGU po, kumukolekta sila ng local tax at business tax bukod sa mayor's permit. Lahat ho tayo kailangan kumuha ng mayor's permit. Ang pinag-uusapan ho nito, yung exemption nila sa pagbabayad ng local tax. Ibig sabihin, ang mayor's permit ho kasi fix. Bawa, pag sinabing fix, 2,000 hanggang 2,000 lang. Pag sinabing variable, yun ho yung local tax. Base ho yan sa percentage. Halimbawa, 1% of sales. Oh, ibig sabihin, kada lumalaki yung sales mo, lumalaki yung babayaran mo. Okay? Variable. Eh sir, sino ba yung mga exempted? At sino yung exempted na nagbabayad ng local tax o yung business tax sa mga LGU? Ito po yung listahan. Yung jeep, exempted ho yan. Kasama na mga ho yung mga ano dyan, yung mga UB Express. Ayan, exempted po yan. Taxi, exempted po yan. Hindi dapat magbayad, okay? Bus, exempted din po yung magbayad. Pero may mga nagbabayad po, ha? Susunod, truck. Ayan, ang dami niyan. Yung mga freight forwarder, exempted po sila sa local tax o yung business tax. Pero sa mayor's permit, kailangan sila magbayad. Ang daming nagbabayad. Marami kang nilapitan pero natatakot. Hindi ko alam kung ba't natatakot. Karapatan mo naman yun. Kinatatakutan mo pa yung karapatan mo na exempted ka. At ito maganda. Yung mga Uber accredited drivers at saka operators. Okay? Hindi yung driver, ah. Yung driver operator ng Uber, exempted yan sa local tax. Yung Grab din, exempted din sa local tax. So, kung gusto po ninyong matuto, papaano sila i-exempt? Ha? Kasi hanap buhay ho ito. Eh. Ang tawag dito ay LGU Tax Exemption Specialista. Tax Specialista rin ho kayo. So, pwede ho kayo maging Tax Specialista. Hanap buhay. Napakagandang hanap buhay. So, ang kailangan lang po ninyo, meron lamang ito. Okay? Bukod sa muscle, itong muscle na to, kukunti lang ang kikitain nyo pag ito ginamit nyo. Pero yung muscle na to, pag ginamit mo yan, mas malaki kita mo dyan. Yan. Okay? So, gusto kitang turuan. Isulat mo lang yung pangalan mo, pangalan, mobile, at saka tawag nito, email address mo. Diyan, i-comment mo. Sa madaling salita, i-comment mo sa ibaba. Para kung sakasakaling magkakaroon ako ng lecture, uunahin kitang tawagan. Okay ba sa'yo yun? At huwag mo kalimutan. Lalo ka ng mga nagnenegosyo sa trucking, bus, taxi, jeep, Uber, kailangan nyo po nito. Kasi right now, hindi natin mapagkatiwalaan yung mga bookkeepers natin, tsaka accountants. Hanggang ngayon, may mga kliyente ko, may mga kakilala na hanggang ngayon, 20 years na sa negosyo, 30 years na sa negosyo, kahit 1 year lang, wala pa rin laman yung libro. Anong ibig sabihin nun? Walang laman ito. Kung walang laman ng libro nyo, yung accountant, bookkeeper nyo, consultant, walang laman ito. So, ito yung pinakamura na pwede nyong mabili. Para ho, kayo na mismo, mga taxpayer, ang maglaman sa libro nyo. Okay? Magkita-kita ho tayo. At huwag nyo kalimutan yung video nakakabit dito, ha? Panoorin nyo rin.